Exciting headlines. Palawigan ng mas mabe, niyanig ng magnitude 6 na lindol. Ilang pinsala na itala. Klase, sinuspindi. Mga 10 ng Pinay na nasawi sa lindol sa Turkey, na iuwi na sa bansa. China, 18 ang gay na direktang tinutukan ng military-grade laser ang mga Pinoy na tripulante ng BRP Malapascua. DFA, nanindigan sa pahayag ng Philippine Coast Guard sa insidente. Bagong kaso ng COVID-19 sa bansa, bahagyang tumaas, pero walang kaugnayan sa mga bagong variant ng virus ayon sa DOH. Sa police beat, lalaki na buryong, walang habas na namaril sa Caloocan City, 3 patay, 4 sugatan. At sa balitang abroad, hindi bababa sa 39 katao patay sa aksidente ng migrant bus sa Panama. Magandang gabi, Pilipinas kong mahal. Detalyo sa mga pangunahing balita. Niyanig ng magnitude 6 na lindol ang lalawigan ng Masbate kaninang alas 2 ng madaling araw. Bagamat may kalakasan ng lindol na ayon sa FIVOX ay umabot sa intensity 7 dyan sa lungsod na Masbate, napansin naman ang otoridad na merong mga gabuhok na bitak ang naitala sa ilang establishmento. Jim Tihano sa report. Alas 2:00 ng madaling araw kanina, niyanig ng magnitude 6.0 na lindol ang batuan Masbate, habang higit 100 aftershock na ang naiulat ng PBOX simula kaninang hapon. Una rito, nakaranas ng magnitude 5.0 na lindol sa Dimasalang Masbate, alas 5:15 ng hapon nitong Miyerkules. Sa videong in-upload ng isang netizen, makikita ang paggalaw ng mga panita sa kanyang tindahan. Inilabas naman ang di pababa sa 200 pasyente mula sa Masbate Provincial Hospital dahil sa nangyaring pagyanig ng mga oras na yun. Pansamantalang nagtayo ng tent sa labas ng ospital habang nagsasagawa ng assessment sa naturang gusali. Nasira din ang ilang bahagi ng Masbate Coliseum sa Masbate City, kung saan mayroong mga bumagsak mula sa kisame, gayon rin ang isang bahagi ng glass wall ay nabasag. Makalipas ang ilang oras, agad na nag-inspeksyon ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Palanas, kung saan ilang mga gusali nakitaan ng minor crack. Kabilang rito ang nabanggig evacuation facility, public market at iba pang establishmento. Dahil dito, kinansila ang klase mula sa elementary hanggang secondary level upang bigyan daan ang gagawing pre-assessment sa mga gusali. Sa assessment ng San Fernando Masbate Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, sa 26 na barangay na naapektuhan ng lindol, may isang bahay na ang bahagyang napinsala. Sa hiwalay naman na assessment, inihayag ni Masbate Public Information Chief June Bagalihog na ilang kalsada na ang nagkabitak-bitak, kabilang ang National Road sa batuan dahilan para pansamantala itong isarado. Nagkaroon din anya ng bitak ang mga dingding ng 4 na palapag ng Provincial Health Office Building. Sa ulat ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PBOX, naramdaman ang pagyanig sa iba't ibang bahagi ng Bicol Region, Mimaropa at ilang bahagi sa Visayas Region. Intensity 1 sa bayan ng Lopez, Mulanay, Polillo Island, Marinduque, Pandan, Antique at Southern Leyte. Habang Intensity 2 naman sa Gumaca, Quezon, Daet, Camarines Norte, Ragay, Camarines Sur, Prieto Diaz, Sorsogon, Malinaw Aklan, Hamindan, Tapas, Capiz, Argao Cebu, Can Abid, Eastern Samar, Abuyog, Dulag, Leyte, Northern Samar, San Roque. Intensity 3 naman sa City of Legazpi, Tabaco Albay, Iriga City, Camarines Sur, Bago, Negros Occidental, Calubian, Ormoc City at Isabel. Intensity 4 naman sa Bulusan, Sorsogon-Sorsogon at Bugo Cebu, habang Intensity 7 sa City of Masbate.
Magugunita na minsan na rin gumalaw ang bahagi ng fault line sa Dimasalang Masbate noong Pebrero taong 2003, kaya mas malaki ang tsansa na maraming paglindol pa ang maganap sa naturang probinsya. Dahil dito, patuloy ang ginagawang assessment ng Office of Civil Defense at patuloy ang paalala sa publiko na maging alerto at gawin ang duck, cover and hold sakaling makaranas ng mga paglindol. Jim Tihano, para sa mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. Kasunod ng tumamang lindol sa Masbate City, agad sinuspindi ni Masbate Mayor Socrates Tuaso ng klase sa lahat ng antas sa kanyang nasasakupan. Batay sa inilabas na memorandum, sinuspindi ang mga klase para bigyan daan ng monitoring at pagsisiyasat sa mga istruktura gaya ng mga paaralan, iba't ibang gusali at tulay sa naturang lungsod. Sa iba pang balita, naiuwi na sa Pilipinas sa mga labi ng overseas Pinoy worker, OFW, na si Wilma Tezgan. Nanasawi po yan sa lindol sa Turkey. Pasado alas 7 kagabi nang mailabas sa cargo area nang naiya ang labi ni Wilma at dinala ito sa kanilang tahanan sa Lucena City sa Quezon Province para sa gagawing burol. Kasama sa flight, pabalik ng bansang anak na babae ni Wilma na si Nicole. Habang ang asawa nitong Turkish national ay naiwan sa Turkey dahil nawala ang kanyang pasaporte. Nabatid na nang tumama ang malakas sa lindol sa Turkey, kasama ni Wilma ang kanyang employer sa lalawigan ng Hatay, habang ang kanyang anak naman ay nasa Istanbul. At ayon kay Nicole, malapit lamang sa epicenter ng lindol ang kinalalagyan ng kanyang ina. Subalit, nagawa pa umanong makausap ni Wilma ang kanyang employer matapos ang pagyanig. Ngunit natigil anya itong humingi ng tulong matapos ang malakas na aftershock. Inamin ng mahigit 80 Pinoy na rescuers sa Turkey na hadlang sa kanila ang sobrang lamig at magkakaibang wika. Gayunman, sinabi ni Brian Farenas, isa sa Pinoy rescuer, na maayos naman ang lagay nila roon. Tuwing alas 9 ng umaga, dinidispatch sila para tumulong sa search and rescue operations. Sa ngayon, ang pinakamatinding kalaban nila at ng mga biktima ay ang hypothermia o pagbagsak ng temperatura ng katawan dahil sa malamig na klima. Gumagamit ng life detector at snake eye o viperoscope ang mga rescuer upang masilip sa rubble ang mga biktima ng naturang lindol. At para mapalakas pa ang disaster response dito ho sa Calacang, Maynila o Metro Manila, magtatayo ang MMDA ng sarili nilang rescue training center sa lalawigan ng Cavite. Dito sasanayin ang mga rescue teams sa bawat LGU sa NCR at magiging bukas po ito sa mga taga-ibang lalawigan. Report mula kay Mar Gabriel. Nais ng MMDA na mapalakas pa ang kakayahan ng mga rescue teams pagdating sa disaster response, sa harap na rin ang pinangangambang pagtama ng Dabiguan sa Metro Manila. Kaya sa ikalawang quarter ng taon, sisimula na ng MMDA ang pagtatayo ng kanilang disaster training center sa pag-aaring lupa sa Carmona, Cavite. Yung existing po natin ngayon ay basic search and rescue. Dito po talagang trainers training at advanced training po ang ating ibibigay. Talagang actual na po na pagbasag na simento, nakatagilid, nasa ibabaw, nasa ilalim. Yung ganun pong klaseng training talaga ang atin pong ibibigay using yung mga equipments po na meron tayo. 25 milyong piso ang nakalaang pondo sa itatayong pasilidad na kinabibilangan ng rappelling tower, confined space structure, wreck building structure, pancake collapse prop, crash vehicle extrication and rescue, at canine training center. Lahat ng ito, planong makumpleto bago matapos ang taon. Medyo malamig po doon sa Carmona. Matitrain din po natin yung ating mga rescuers sa malamig na kondisyon ng panahon, dahil iyan po ang isa sa challenge ng ating Philippine contingent sa Turkey. Nagne-negative 3, negative 1, lalong-lalo na po sa gabi. So kung makikita nyo, wala pong tulugan yung ating
facility. Dahil yan po ay napag-usapan namin kasama ang sila Secretary Abalos at BFP na mas maganda sa tent sila titira yung rescuers, dahil pagdating naman po sa crisis site, wala naman pong hotel eh. Kung makikita nyo, yung ating Philippine contingent ay nasa tent lang. So talagang isa-simulate po natin yung real life rescue scenario. Base sa pag-aaral ng JICA at FIBOX noong 2004, aabot sa 350,000 gusali ang maaaring gumuho oras na tumama ang 7.2 magnitude na lindol sa NCR, kung saan nasa 35,000 ang maaaring mamatay. Uunahing sanayin sa pasilidad ang mga rescue teams ng bawat LGU sa NCR, kung saan sasagutin na ng MMDA ang lahat ng gastusin. Pinag-uusapan naman ang training fee para sa mga rescue team mula sa labas ng Metro Manila para magamit sa kailangang gastusin gaya ng semento at maintenance ng mga equipment. Mar Gabriel, para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat. Ibinunyag ni Senator Grace po ang umano'y human smuggling activity sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Nais malaman ng senador kung kasabwat dito ang mga taga Bureau of Immigration at kung may kinalaman ng insidente sa ilegal na operasyon ng POGO. Alamin natin ang iba pang detalye sa live report ni Mean Corvera. Mean? Emma, pinaiimbestigahan na rin nga ng mga senador ang umano'y human smuggling sa Ninoy Aquino International Airport. Nais na malaman ng mga senador kung may nangyayari bang VIP treatment sa mga iba't ibang mga dayuhan o kung ang mga ito ba ay sangkot rin sa POGO operations. Pinaiimbestigahan ni Senator Grace po sa Senado ang umano'y human smuggling activities sa Ninoy Aquino International Airport. Ibinunyag ni po na nito lamang Lunes, February 13, nakakuha ng tip ang PNP's Aviation Security Group na isang aircraft ang aalis sa NAIA papuntang Dubai. Ayon sa Senador, 14 na pasahero ang sakay ng eroplano, pero 6 lang sa mga ito ang nasa manifesto. Nakapagtatakaan niya na may kasama pang immigration officer ang mga dayuhan at may escort pa mula sa airport police. At 7:45 p.m., aircraft inspectors together with 4 general aviation police station personnel proceeded to the Balagbag ramp where the subject aircraft is stationed for departure. Pagdating nila, agad nilang ipinaalam sa global representative na i-inspectionin muna ang eroplano at mga pasahero nito bago pirmahan ang safety and security flight coordination sheet na kailangan para makalipad ito. Bago lumipad ang eroplano, bandang alas 10:20 ng gabi, 2 van pa ang dumating sakay ng 8 Asian-looking nationals na wala rin sa manifesto at nagtangkang sumakay sa eroplano pero hindi natuloy dahil sa mga nagmamanman na aviation security. They attempted to board the aircraft. Attempted dahil natigilan sila nang makitang kumukuha ng video ang isa sa mga aircraft inspectors. However, at around the same time, the inspectors noticed unauthorized individuals entering the aircraft followed by the aircraft door closing. Ayon sa senador, ang eroplano ay ino-operate ng Cloud 9 No. 1, isang Hong Kong registered leasing company kung saan ang kanilang handler sa Pilipinas ay ang Global Aviation Services Corporation. Tinangkapaan niyang pigilan ang pag-alis ng eroplano at tinawagan ng PNP Aviation ang control tower, pero mayroon na umano itong go signal at nabigyan na ng navigation clearance. We were able to secure a copy of the flight's general declaration at nakasaad dito crew at 6 na pasahero lang ang dapat nasakay ng eroplano. Ngunit base sa impormasyong nakuha namin mula sa Bureau of Immigration, 7 ang pasahero nakasaad sa General Declaration, isang Malaysian, Korean, Chinese, Vanuatu at 3 mula sa St. Kitts and Nevis. Nasabi rin sa atin na ang hawak nilang mga visa ay mix ng tourism, employment at special resident retirees visa. Hindi lang ani ito ang unang insidente dahil nangyari na rin ito noong December na nakaraang taon kung saan sumakay ang mga pasahero sa eroplano nang walang pre-flight inspection clearance pero walang ginawa ang Manila International Airport Authority.
Question ng senador, bakit pinapayagan ang paglabas ng isang pasahero nang walang sapat na dokumento? Nais malaman ng mambabatas kung kasabwat rin ang mga taga Bureau of Immigration sa anyay kaso ng human trafficking. Tanong pa ng senador, may kinalaman din kaya ang insidente ito sa irregularidad sa operasyon ng mga pogo. Hinihinga na ng paliwanag ng senador ang Bureau of Immigration. May mga individual na kapasok sa security restricted area nang dumaan sa tamang security screening procedure at documentation. Hindi rin malinaw kung ang mga biyahe, bagahe nila sa nasabing proseso. More than just a protocol glitch, the issue digs deeper as it involves national security and human trafficking. Kinundin na rin ng mga mambabatas ang nangyaring pag-abuso sa paliparan. These are very sensitive matters, Mr. President. Di ba pwede na parang como may VVVVIP, very, 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 very important person na guest itong mga salarin na ito ay magagawa na nila kung ano yung gusto nilang gawin. This is an issue of accountability, issue also of graft and corruption. Ayon kay Senate President Juan Miguel Zubiri, siya at ang mga cabinet officials dumadaan sa masusing inspeksyon sa paliparan kapag umaalis ng bansa, pero bakit iba ang pagtrato sa mga dayuhang ito? Hinala niya baka raw may criminal records ang mga ito at umiiwas na maaresto. Coming up with the President and Sap Anton was with me in this trip together with Senator Ben Jokno, Secretary Ben Jokno. When we go to the with the presidential trip, we have to submit and surrender our passports a day before. We surrender it already so that it can be inspected. And all our check-in baggages have to be sent in half a day to be inspected by the immigrations, pati customs, and pati PSG. So kung kami nga sa presidential trip, dadaan ng napaka-sinsina na inspection process, sino to mga ito? And I totally agree, just not only spies, you can have criminals. They could have a criminal record here, and then to avoid arrest, flying out in the middle of the night. Ayon kay Senator Ronald De La Rosa, nakakagalit ang insidente dahil ang matauhan ng Philippine Coast Guard nililaser light ng mga Chinese Coast Guard, pero sa Pilipinas, VIP naman ang pagtrato sa mga Chinese nationals. Our Coast Guard with laser lights, and yet dito sa ating teritoryo, they're given the VIP treatment. What a disgusting incident, Mr. President. Ako'y hindi ako nainis, kundi gusto ko lang sakalin yung mga tao natin na gumagawa ng ganun. Depensa naman ng Bureau of Immigration, ang mga chartered flights gaya nito ay nasa ilalim ng kategoryang special flights kung saan ang mga pasahero ay hindi na kailangan iproseso sa immigration area kundi sa ilalim sa inspeksyon sa loob ng aircraft. Batay rin anya sa kanilang inisyal na investigasyon, 10 ang sakay ng eroplano, 7 ang pasahero, habang 3 ang crew at wala naman silang nakitang derogatory records ng mga ito. Hindi rin daw ang immigration lang ang nagbibigay ng clearance para makalipad ang isang eroplano kundi ang iba pang ahensya sa NAIA. Nangako naman ang MIA na iimbestigahan ang naturang insidente. Emma, ang Committee on Public Order na pinamumunuan ni Senator Ronald De La Rosa at ang Blue Ribbon Committee ni Senator Francis Tolentino ang naatasang humawak sa investigasyon kasama sa iimbestigahan ng Senado ng posibilidad kung nagkaroon ba ng sabwatan at korupsyon kaya nangyayari ang umano'y VIP treatment sa paglabas ng mga dayuhan. Balik sa iyo, Emma. Maraming salamat, Mian Corvera. At susunod, pag-control sa bird flu, mas paigtingin ng gobyerno. Bagong kaso ng COVID-19 sa bansa, bahagyang tumaas ayon sa Department of Health. Detalye sa pagbabalik na po yan ng Mata ng Agila Primetime. We'll be right back.
When we order from online sellers, we just expect to receive our goods in the shortest time possible. However, for those with a business mindset, they are keen to know what's the story behind the delivery of goods and if there are any opportunities to invest. That's exactly what we're in for this episode, knowing the ins and outs of a logistics or courier express service, including the franchise model of this business. We'll find out more insights from BEX Logistics Solutions Inc.'s President Marjorie Rubio. There are some cities, outskirts, no, hindi na nakikater talaga ng logistics. Nakita namin na this is a huge market na wala pa rin talagang nagdo-dominate. Open for business with Cesar Vallejos, Sunday, 9 p.m. Uy, kuya! Ba't ka man nanihiniksik? Ay, aakit sana ako ng stage. Eh, hindi pwede yan, kuya. Ay, hindi. Kasi ako yung singer. Nalaglag lang ako. Uy, ay, kuya! Kung nagsasalita lang ang one. Tama na! Tama na! Sagat na, sagat na! Magpapacheck up kasi ako ng mata ko. Ako na lang checheck. Malabo nga. Hindi ka pa ba naaawa sa taong yun? Grabe na yung hirap na napagdadaanan niya ngayon. Gusto mo ba siya? Ako po, parang bumalik na yata yung selective amnesia mo. Ang ibig mo sabihin, meron akong selective amnesia? Kung kailan araw ng kasal mo, saan ka magkakasakit ulit? Ikakasal na tayo. Balik tayo sa mga balita, hiniling ng isang mambabatas na ibulalas na o di kaya pangalanan na kung sino pa ang naging kasabwat ng binansagang Sibuyas Queen. Ito ay may kaugnayan po sa ginagawang pagdinig ng House Committee on Agriculture and Foods. Si Vin Pascua sa balita. Hindi nagbago ang modus operandi sa pag-hoard ng supply ng sibuyas. Ito ang paninindigan ng isang mambabatas kasunod ng pagdinig na isinagawa ng House Committee on Agriculture and Foods. Ayon kay Cavite 4th District Representative Elpidio Barzaga, hindi umano magagawa ito ng mag-isa ng tinaguriang Sibuyas Queen na si Lelia Cruz. Kaya maaaring may kasabwat pa si Cruz sa hoarding sa cold storage facilities. Matagal nang nangyayari ito sa bansang Pilipinas. Halos 50 taon na. At hindi naman ito mangyayari. Lelia Cruz is acting alone. Siyempre, may connection siya sa Bureau of Plants and Industry. May connection siya sa mga cold storage. And possibly, may connection din siya sa customs sapagkat meron pa rin importation ng onions. Anya, pawang stockholder umano ni Cruz ang mga importer ng sibuyas sa bansa. Totoo na nagagamit niya yung kumpanyang yan. Pero ang tinatanong naman namin sa BPI, sino-sino ba ang inyong na-issuehan ng CNI or import permit. At base sa kanilang impormasyon na binigay sa amin, yung BIEBA, hindi na nila nabibigyan ng import permit o ng CNI. Mm. Ang nakakapagtaka ay yung mga corporation o mga sole proprietorship na nag-i-import at binibigyan ng lisensya ay stockholder ni Lelia Cruz sa kanyang korporasyon na BIEBA. Bukod rito, ipinaliwanag ng mambabatas na may sistema umano sa hoarding upang maisagawang importasyon na humahantong sa pagmahal ng presyo ng bilihin. Well, habang hindi pa dumarating yung inaangkat, saka naman ilalabas. At kung darating din yung inaangkat natin, sa akin tingin, the same modus operandi. Iimbak na naman sa cold storage, mag-aantay na naman yung importer ng mataas na presyo, saka ilalabas. Kasi kung wala tayong tinatawag na hoarding, talagang hindi tataas ang presyo ng sibuyas. Una nito, kinasuhan si Cruz ng National Bureau of Investigation kasamang ilang opisyal ng Bureau of Plant Industry dahil sa manipulasyon ng supply ng bawang noong 2013.
then Pascua para sa mata ng agila. Batatag, matapang, matapat. Samantala, tiniyak naman ng liderato ng Kamara na sasampahan nila ng karampatang kasong kriminal at administratibo ito mga opisyal ng gobyerno at maging mga pribadong individual na posibleng sangkot sa price manipulation ng sibuyas. Sa ngayon kasi, inaantabayan pa nila ang magiging report ng House Committee on Agriculture and Foods sa issue po yan ng onion hoarding at smuggling. May live report si Vic Suminta. Vic, go ahead. Alex, seryoso ang kamera na alisan ng maskara ang mga individual na nasa likod ng hoarding, smuggling at price manipulation ng sibuyas sa ating bansa. Ibabatay ng liderato ng mababang kapulungan ng Kongreso sa report ng House Committee on Agriculture and Foods na pinamumunuan ni Congressman Mark Enverga ang gagawing hakbang sa mga napatunayang nasa likod ng hoarding at smuggling ng sibuyas sa bansa. Sinabi ni House Speaker Martin Romualdez na siya mismo ang nag-uto sa House Committee on Agriculture and Foods na magsagawa ng malalimang investigasyon upang matalupan ang mga hoarders at smugglers ng sibuyas na dahilan ng pagsirit ng presyo nito sa merkado. Ayon kay Romualdez, ererekomenda ng Kamara ang pagsasampa ng kasong kriminal at administratibo sa mga opisyal ng pamahalaan at pribadong individual na nasa likod ng price manipulation ng sibuyas. Sa isinasagawang investigasyon ng House Committee on Agriculture and Foods, itinuro si Lilia Cruz na tinaguriang sibuyas queen ang nasa likod ng onion hoarding at ang kanyang mga kasabwat ay ibinunyag sa isang executive session. Alex, inihayag naman ni Speaker Martin Romualdez na isinusulong na sa mababang kapulungan ng Kongreso ang pag-amienda sa Republic Act 10845 o Anti-Agricultural Smuggling Act of 2016 para maisama sa prinsipal at makasuhan ng economic sabotage ang mga opisyal ng pamahalaan na nakikipagsabwatan sa mga smugglers, hoarders at price manipulators ng mga agricultural products sa ating bansa. Balik sa inyo, Alex. Okay, Vic, sa ngayon ba meron ka na bang nakikita o meron bang binulong na sayo kung ilang mga individual ang posibleng kasuhan, especially sa gobyerno at the same time sa private sector? Alam mo, Alex, dahil nung isagawa kahapon yung hearing ng House Committee on Agriculture and Foods, ay bigla silang nagpatawag ng executive session. Na alam naman natin kapag ka isinailalim na sa executive session, tanging ang mga miyembro lamang ng komite ang maaaring makaalam ng mga pangalan ng mga personalidad na ibinunyaga noong si Ginoong Israel Reguyal. Ito yung pinaka-presidente ng na cooperatives na umaakusa din dito kay Lilia Cruz na tinaguri ang sibuyas queen. Pero may mga impormasyon na tayong nakalap, Alex, na may mga opisyal talaga ng Bureau of Plant Industry o BPI ang kasabwat nitong grupo ni Lilia Cruz, Alex. Okay, sa pinag-uusapan ang kasong kriminal, anong specific na batas ang pwedeng ipataw sa kanila? Sa ngayon, dahil hindi pa naamiendahan yung Republic Act 10845, ito yung Anti-Agricultural Smuggling Act of 2016, sila ay pananagutin doon sa... Dahil ang gustong mangyari ngayon ng mga opisyal, itong miyembro ng Kamara ng Representantes, ipasok sa economic sabotage itong mga hoarders at mga smugglers ng mga agricultural products, particular na Alex, ang pinag-uusapan natin, sibuyas. Oo, ang akin lang nito, Vic. Kung wala pa yung batas na talagang pupuksa dito sa mga nagsasamantala sa bayan, abay, kain-kain nilang bayaran yan. Vic? Oo, Alex. Kasi ang problema dito sa existing law natin, itong Republic Act 10845, mukhang hindi mabigat yung kaso
doon sa mga opisyal ng gobyerno na nagiging patong nitong mga smugglers at mga hoarders, Alex. Oo, yun ang ano natin doon. Pero bagamat meron ng aksyon ng ating Kongreso, hari nawa, magiging ano ito, maging panimula ito para puksain itong ginagawa ng ating pong mga ilang nating mga kababayan. Maraming salamat sa Vic Sumintak. Mata natin sa Kongreso. Samantala, isinapubliko na ng Presidential Communications Office ang limang bagong opisyal ng Department of Agriculture. Ayon sa PCO, itinalaga na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sina Paz J. Benavides II bilang Assistant Secretary. Inappoint din ni BBM ang apat na direktor, kabilang na si Director 4 Honorio C. Flameno, Fernando D. Flores, Maria Christine C. Inting at Roland Tulay, habang Director 3 si Reynaldo Campomanes, nananatiling pinuno ng DA si Pangulong Marcos. Samantala, inilatag na sa plenaryo ng Senado ang Regional Comprehensive Economic Partnership o RCEP na pirmado ng 16 na senador. Sa ilalim po ng RCEP, makakakuha ang Pilipinas ng raw materials at intermediate goods mula po yan sa bansang kasapi ng RCEP, magproseso ng mga produkto dito sa ating bansa at i-export naman to yung mga finished products. Si Mean Corvera sa report. Inendorso na sa plenaryo ng Senado ang trade treaty na Regional Comprehensive Economic Partnership. Mismong si Senate President Juan Miguel Zubiri ang nagpresenta ng committee report sa RCEP na pirmado ng 16 na senador. Ang RCEP ay isang free trade agreement sa pagitan ng mga member countries ng Association of Southeast Asian Nations, kasama rin ang Australia, China, Japan, South Korea at New Zealand. Inilatag ni Zubiri ang benepisyo ng RCEP sa mga bansang nagpatupad nito na maaari ring mangyari sa Pilipinas. As I mentioned, it is the largest regional free trade agreement in the world. A critical policy tool to strengthen our participation in the global economy. At its core, the agreement is really establishing clear, stable, predictable rules in doing trade and investments in the region. So it will be more convenient and competitive for our businesses and investors to be integrated in the global economy. Isa sa tinukoy ng senador ang Vietnam na nakapag-export na nang aabot sa $108.48 billion na halaga ng produkto nitong 2022. Sa pag-export lang anya ng Vietnam ng durian, umabot na sa $50 million ang kanilang kinita sa loob lamang ng isang buwan. Ang durian ay isa anya sa mga produktong may competitive advantage ang Pilipinas pero hindi magawa dahil hindi pa miyembro ng RCEP. Production of goods and services have already been revolutionized by international trade. Goods and services are no longer either made in the Philippines or made in China. In that one wins when it produces products that are exported to another country or loses when it imports products into their country. In a global economy, products are put together in one country from many components sourced in other countries and then sold all over the world. As a result, vastly fewer products are solely made by any one country. Sa ilalim ng RCEP ay makakapag-source ang Pilipinas ng raw materials at intermediate goods mula sa mga bansang kasapi ng RCEP, magpoproseso ng mga produkto dito sa ating bansa at i-export naman ang finished products. Bagay na hindi pa posible sa ilalim ng makasalukuyang trade agreement na mayroon na ang ating bansa. Sa ngayon, tanga ang Pilipinas na lang ang hindi nag-aaproba nito. We must not simplify or simply be swept by the bandwagon. Rather, we should join out of the belief that it will create a snowball effect on jobs for our people and markets for our produce. Mean Corvera para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. Siniguro ni Pangulong Bongbong Marcos na suportado niya ang mga magsasaka sa paggamit ng hybrid seeds para mas lumaki ang produksyon ng mga produktong pang-agrikultura sa bansa. Kabilang sa suportang ibibigay ng gobyerno ang patubig, abono, mekanisasyon, pautang at technical training para sa mga magsasaka. Si Kim Liana sa report. Tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos na tatanggap ng tulong ang mga magsasaka sa bansa sa pamamagitan ng pagpapatupad ng subsidy at financing loan programs.
kasunod dito ng pag-aproba ng Pangulo sa paggamit ng hybrid seeds sa pagtatanim ng palay. Sinabi naman ni Department of Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa na matagal nang ginagamit ang hybrid seeds. Anya, nais ng Pangulo na palawigin ang paggamit nito para sa mas malaking produksyon at kita ng mga magsasaka. Paliwanag ni de Mesa, bagamat mas malaki ang produksyon ng hybrid seeds, ay mas malaki rin ang kinakailangang puhunan para dito. So matagal na naman tayong nag-i-implement ng hybrid. Ngayon lang ay ang utos ng Pangulo ay lalong palakasin dahil nga mas malaki ang produksyon at kikitain ng ating mga magsasaka sa pamamagitan ng pagtatanim ng hybrid. Bagamat alam natin na mas malaki ang gastusin pag tayo ay nag-hybrid, kaya kailangan ang suporta ng pamahalaan sa patubig, sa abono, sa mekanisasyon, pautang at saka yung sa ating technical training sa ating mga magsasaka. Para sa credit programs, kabilang sa katuwang ng pamahalaan ang Agricultural Credit and Policy Council, Land Bank, Development Bank of the Philippines na may tig 500 million pesos na pondo para dito at 1 billion pesos naman ang nilalaan ng Regional Comprehensive Economic Partnership o RCEP para dito. Bukod dito, ngayong taon ay nasa 30 billion pesos ang pondo na nakalaan para sa National Rice Program, 10 billion pesos sa Rice Competitiveness Enhancement Fund, at ang sobrang 12 billion na koleksyon mula sa Rice Tariffication Law noong nakaraang taon na maaari namang gamitin bilang financial assistance o tig 5,000 pesos sa bawat magsasaka na nagsasaka ng hindi tataas sa 2 hektarya. Patuloy pa ang pamahalaan sa paggawa ng panibagong credit assistance para sa mga magsasaka. Bukod nga doon sa mga existing na, ay inuutos din ating Pangulo na mag-devise ng mga additional credit and lending programs para sa ating mga magsasaka, especially in support dito sa ating hybrid. Kim Liana, para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. At sa harap ng ulat na patuloy ang pagdami ho ng kaso ng avian influenza o bird flu, paigtingin ng gobyerno ang pagkontrol sa nasabing sakit para mapigilan ang pagtaas pa ng presyo ng itlog sa merkado. Si Eden Santos sa balita. Pipigilan ng gobyerno ang paglaganap ng highly pathogenic avian influenza o HPAI virus sa bansa. Ito ay matapos ang naitalang kaso ng bird flu sa Santa Maria, Bulacan na agad namang nakontrol sa pamamagitan ng pagkatay sa 17,425 manok. Ayon kay Assistant Director Arlene Vichaco ng Department of Agriculture, Bureau of Animal Industry, sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay lalong paiigtingin ang pagkontrol sa bird flu upang hindi na maulit ang nangyaring mataas na kaso noong Pebrero hanggang Abril ng nakalipas na taon. Naglaan ang DA BAI ng 177.78 million pesos na pondo sa taong 2023 para sa Avian Influenza Protection Program ng gobyerno na magro-roll out ng mga mitigating measures bago at habang may outbreak ng bird flu sa bansa. Mas mataas ang nasabing budget kumpara sa nakalipas na mga taon na gagamitin para tugunan ang animal disease emergencies para sa mas maagang pagtukoy ng virus, gayon din para sa mas maaasahang laboratory diagnostics. Anya, hinihikayat nila ang mga may-ari ng poultry na agad na magulat sa DA BAI sakaling magkaroon ng sakit o kaya ay pagkamatay ang mga manok, lalo't hindi pa rin na idedeklarang bird flu free ang Pilipinas pagkatapos ang nangyaring outbreak noong February 2022. Bukod sa maagang pag-uulat ng kaso ng bird flu, kabilang din sa control measures na mahigpit na ipatutupad ng DA ay ang culling, depopulation, intensive surveillance sa 1-kilometer quarantine zone, gayon din ang paglilinis at disinfection sa mga poultry farm, kasama na rin ang pagpapatupad ng limitasyon sa farm visitors at bird-proofing strategies. Eden Santos para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat! Bahagyang tumaas ang kaso ng COVID-19 sa bansa, subalit nilinaw ng Department of Health na wala itong kinalaman sa pagpasok sa bansa ng bagong Omicron subvariants. Si Madeline Moratillo sa report.
Mula sa 81 bagong kaso ng COVID-19 noong Pebrero 14, bahagyang tumaas 171 na bagong kaso ang naitala ng Department of Health nitong Pebrero 15. Pero ayon sa DOH, ang bahagyang pagtaas na ito ng mga kaso ng impeksyon hindi dapat iugnay sa mga bagong variant ng virus na nakakapasok sa bansa. Malaking factor kasi umano ng pagtaas sa mga kaso ay dahil sa mataas na mobility o pagdami ng mga lumalabas ngayon. Sa COVID-19 surveillance report ng DOH, may bagong Omicron subvariant ang nakapasok sa bansa. Ito ang XBF na recombinant umano ng BA.5 at BA.2.75 subvariants. Ang XBF ay sinasabing nagpataas umano ng kaso ng COVID-19 sa Australia at Sweden. In the bed, I hear the voice in here and think of you. Wow, boss ko yun eh. Ang lutong dasa, ang net 25. See that. Panalo tayo pag together. Walang talo pag together. Let's net together. Sa net 25. Balik po tayo sa mga balita. Tatlo patay, apat naman ang sugatan matapos walang habas na namaril ang isang lalaki sa kanya pong mga kapitbahay dyan po sa lungsod ng Caloocan kagabi. Report mula kay Erlo Bringas. Pagmasta ng CCTV video na yan, nakuha pasado sa is kagabi sa Barangay Jess at Barangay 11 sa Caloocan City. Nagtakbuhan ng mga tao matapos may madinig palang putok ng baril. Sa dulo ng CCTV, kitang bumagsak ang isang babae. Habang ang anak na kasama nito ay duguan, tumakbo at makikitang hawak pang kanyang tiyan. Patungo pala ito sa Barangay Hall para makahingi pa ng tulong. Sa isa pang CCTV, kita naman ang isang babae na kinilalang si Mary Jane Abari na lumabas ng kanyang bahay matapos makadinig ng putok ng baril. Pero nang pabalik na ito sa kanyang bahay, bigla na lang itong natumba dahil tinamaan na din pala ng bala. Sa bahay naman ito, patay naman ang magbinaan na kinilalang si Lormat Angelica Orbe matapos sa tamaan din ng bala mula sa pumarilang suspect. Sa investigasyon ng Caloocan Police, nakatayo mismo dito sa balcony at bintana ng bahay itong suspect habang namamaril. Kung kaya ilan sa mga residenteng nakatayo at naglalakad dito, e tila tinamaan din ng bala. Maging itong mga bahay na ito, na kung saan may mga residente sa may pintuan ng kani-kanilang mga bahay, ay meron din mga tinamaan ng bala. Ayon sa pulisya, agad silang rumesponde sa lugar matapos itawag sa kanila ng isang concerned citizen ang mayat-mayang putok ng baril. Pagdating sa lugar, napakiusapan naman daw ang suspect at matiwasay naman daw ito na sumuko. While we are securing yung ano natin, yung place natin, yun ang unang sinecure ng ating mga SWAT na ma-secure talaga at maalis sa crime scene yung mga bata at yung isang adult. So sir, lahat ng makita niya, binabaril niya? Yes, parang ganon. Yun ang, ano, yun ang lumalabas kanina. Based sa account din ng mga biktima at yung mga witnesses natin. And sa interview nga natin, doon sa kamag-anak ng mga biktima natin, wala naman silang nakikitang personal grudge sa kanya. Hindi naman nila kaaway. Bagkos actually, kalapit nga eh. Dahil parang parang isang pamilya na lang sila, magkukumpare yung mga nanay nila. Nung pagpasok namin, nakipag-usap naman, nakaupo lang sa isang sopa. Siyempre, ang unang tinanong ko, asan ang baril mo? After nun, sabi ko, wala na tayong ibang gagawin kundi susuko pa. Kasi, pag lumabang ka, anong mangyayari? Mamatay ka, dadagdagan mo lang ang problema mo. Kwento ng kaanak ng mga biktimang magbiyanan na Orbe na si Shebo. Nasa harapan ng kanilang bahay mga ito nang maganap ang pumamaril. Bukod sa dalawa, nabaril din ang kuya ni Shebo na tinamaan sa panga at hita at nagpapagaling pa ngayon sa ospital. Meron din daw napansin sila Shebo maging ang mga kapitbahay nito na tila kakaiba sa suspect umaga pa lang bagong pumamaril. Yung ipag ko nga, inaalalayan niya na yung asawa niya kasi nga nabaril. And then after nun, sabi niya, huwag ka lalabas. Yung anak ko kunin mo, pagkuha ko sa anak niya, papasok siya ng kwarto, tinamaan siya, bumagsak siya sa kwarto. Aligaga po siya, lakad siya ng lakad. Nalabas siya, aalis, uuwi, ganun. Wala, alup siya sa tao.
Sa investigasyon pa ng Caloocan City Police, shotgun at isang 9mm Glock pistol ang ginamit ng suspect sa pamamaril na kung saan umabot sa mahigit 20 bala ang pinakawalan ng suspect base sa nakuha mga basyo sa crime scene. Sa naging pagsisiyasat ng pulisya, mga nakapangalan sa suspect ang mga baril tulad ng 9mm at shotgun, maging ang caliber 38 pero magapaso na pala ang lisensya ng mga ito. Nakalicense sa kanya pero ito ay mga expired na. 2008 saka 2010 pa, ang yung disabog, yung 12-gauge shotgun, walang lisensya. Sa naging pagkukwento pa ng chairman ng barangay, makailang beses daw nagpunta sa barangay ang suspect. At meron itong itila idinudulog na reklamo. Kabilang na dyan, ang umano'y basura na nasa kilid ng bahay nito na sinusunog. Sabi ko, okay na yan. Kung gusto mo, papipinturahan ko na lang. Para wala nang problema kasi pag pinalaki mo pa yan, unang-una hindi naman natin alam kung sino yung nagtapon at nagsunog dyan. Meron daw kumukuha ang picture sa kanya. Mag-isa lang siya sa bahay, tapos walang nakakausap. May mga time na meron kasi mga nagkukwentuhan dun sa mga kabilang bahay. Tapos feeling niya na siya ang pinag-uusapan. Depensa naman ng suspect kung bakit ito nagawa ang pamamaril. Ba't mo nagawa? Wala eh, Magulo na isip ko eh. Mm. Yun, parang naburyong natin. Mm. Wala eh, nangyari. Hindi na natin maali. Nasa kustodiya na ng Caloocan City Police ang suspect na maharap sa patong-patong na kaso tulad ng murder, frustrated murder at illegal possession of firearms. Isa-subject natin siya for drug test para malaman natin baka nagda-drugs itong taong ito. Earl Urbingas para sa mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat. Mula naman sa Mindanao, pinagtataga sa basilan ng isang binata at base sa report, inabangan ang biktima ng tatlong suspect. Inaalam ngayon ng otoridad ang motibo sa nasabing krimen. Si Grace Alcunaba sa report. Sugatan sa batok ang 17-anyos na batang lalaki sa Pamaran Village, Barangay Malinis, Lamitan City, Basilan, matapos tagain ng di pa nakilalang mga suspect. Ayon sa inisyal na investigasyon ng Lamitan City Police Station, papunta umano ang biktima sa bahay ng kanyang kaibigan para isauli ang hiniram nitong sapatos. At wala itong kamalay-malay na may tatlo katao na nag-aabang sa kanya sa nabanggit na lugar. At bigla na lang tinaga ang biktima gamit ang itak. Nagtamo ang di na pinangalan ng biktima ng malaking sugat sa batok at sa iba't ibang parte ng katawan na agad namang nadala sa pinakamalapit na ospital sa Lamitan. Nagsagawa na ng malalim na investigasyon ang Lamitan City Police Station para makilala ang mga tumakas na mga suspects at para malaman kung ano ang motibo nito sa pagtaga sa biktima. Mula dito sa probinsya ng Basilan, Grace Alcunaba. Matatag, matapang, matapat. Driver naman ng motorsiklo na nag-overtake sa isang van sa Gumaca, Quezon Province, patay! Vin Pascua sa balita. Isa ang patay habang isa ang sugatan sa banggaan ng motorsiklo at van sa Maharlika Highway sa Barangay Kalumanggin sa bayan ng Gumaca, Quezon. Sa investigasyon ng Gumaca PNP, binabagtas ng motorsiklong minamaneho ni Jason Bequillos ang rutang patungong Bicol nang mag-overtake ang isang van sa kabilang direksyon. Inokupahan nito ang southbound lane at inilihis pa ng driver ng van ang manibela pakaliwa upang maiwasan ang motorsiklo. Ngunit nawalan ito ng kontrol at tuluyang sumalpok sa motorsiklo. Nagtamo ng malubhang pisikal na pinsala ang driver ng motorsiklo na nagresulta ng agarang pagkamatay nito. Sugatan ang backride nito at agad na isinugod sa Gumaca District Hospital. Sa ngayon, nasa kustudiya ng pulisya ang driver ng van na si Francisco Sanlises at nahaharap sa kasong reckless imprudence resulting in homicide, physical injuries, and damage to property. Vin Pascua para sa mata ng Agila. Batatag, matapa, matapa. Sa iba pang balita, nasa 3.4 na milyong pisong halaga ng shabu nasabat sa lungsod ng Pagadian. Tatlong nahulian ng iligal na droga nakatakda ng sampahan ng kaso. Report mula kay Eric Bachelier.
kabuang nasa 500 grams o tinatayang aabot sa 3.4 milyong pisong halaga ng hininalang shabu ang nasabat sa isang joint operation ng PDEA sa Buanga del Sur at Regional Intelligence Division Region 9 sa may barangay Bulatok, Pagadian City. Kinilala ang mga suspect na pawang residente sa bayan ng Lapuyan na sina Embrant Bugat Mayo at Iris Sumapiakan at isang Ailani Hasan Mantolino na taga Cotabato City. Ayon pa sa mga operatiba, 6 na buwan na umano na nagpapasok ng hininalang droga na siyang ipupuslit sana sa magkalapit bayan ng Segundo Distrito sa Zamboanga del Sur. Dagdag pa ni Agent Hodilia, linggo-linggo itong may katransaksyon ng mga suspek. Ngunit natsyempohan ito ng mga operatiba sa tulong na rin ng isang concerned citizen. Kaya matagumpay na nahuli ang mga suspek kung saan napabilang din ito sa high-value individual. Pinangunahan ni Zamboanga del Sur PDEA Chief Agent Cesario Hodilia at Regional Intelligence Division Region 9 na si Police Captain Dexter Dalina. Sa ngayon, nasa kustodiyan na ito ng ahensya habang hinihanda na ang kasong isasampa laban sa mga suspek. Eric Bachelier para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matatag. Samantala, 4 na miyembro ng Abu Sayyaf Grupo ASG na ilipat na sa Camp Bagong Diwa sa Taguig mula po yan sa lungsod ng Zamboanga. Ginawa ang paglilipat sa harap ng report na plano umanong itakas ng iba pang miyembro ng ASG ang mga nakakulong nilang kasamahan. Report mula kay Ellie Dumabok. Nakalerto ang pulis at militar sa buong Zamboanga City sa pagpapalipat ng mga preso mula sa San Ramon Penal Colony papunta sa Bikutan, Taguig, Metro Manila. Mula sa Zamboanga International Airport, matagumpay na nailipad sa kaisa-isang commercial flight ang 2 hindi na pinangalan ng preso na tinuturong ASG bomber. Ito ang 2nd batch sa pagpapalipat ng mga ASG bomber na nakakulong dito sa Zamboanga City habang naisakay na kahapon ang 2 iba pang kasamang bomber. Walang nagsalitang opisyal kung bakit biglaan ang paglipat nito sa Bikutan. Sa nakalap na impormasyon ng news team mula sa loob ng San Ramon Penal Colony dito sa Zamboanga City, may planong i-rescue daw ng mga kasamahan sa ASG ang mga nakakulong nilang miyembro sa nasabing pitan. Kaya naging biglaan ang pagpapalipat dito. Nakataas naman ang estado ng alerto sa buong syudad para manatiling payapa ang pagpalipat sa mga ASG bomber papunta sa Maynila. Mula sa Zamboanga City, Eli Dumabok para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat. At susunod, kaso ng Dengvaxia muling binuksan. 80 bagon na binili noong 2017 hindi na magamit ng LRT1. Ang detalye sa pagbabalik po yan ng Mata ng Agila. Prime Time! Tama na, may nanalo na. Uwi na. Cajun Seafood! Ayaw niyo pagamot dahil alam niyo makukulong ka. Kailangan silang magkita bago tuloy ang mamatay ang tatay niya. Pasensya na po. Umalis na kayo rito. Pagbigyan niyo ako, ayakan niyo ako makita ang papa ko sa huling pagkakataon! Ngayong bumaliktad ang pangyayari. Makakaya niya ba ang magpatawad? Bitaw! Hayaan mo lang. Iligtas ko ang dad ko. Gagawin ko ang lahat. Fatal Promise. Panalo tayo pag together. Walang talo pag together. Let's get together. Sa Net 25.
itinanggi ng China na direktang tinutukan ng military-grade laser light ang mga Pinoy crew ng BRP Malapascua. Pero ang Department of Foreign Affairs na nindigan sa pahayag ng Philippine Coast Guard na naharas umano sila ng Chinese Coast Guard. Si Moira Encina sa report. Pawang handheld laser speed detector at handheld green light pointer umano ang ginamit ng barko ng China Coast Guard sa BRP Malapascua ng Philippine Coast Guard sa Ayungin Shoal, noong Pebrero 6. Sa regular press conference ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Wang Wendin, itinanggi nito na tinutukan ng direkta ng lasers ng Chinese Coast Guard ang mga Pinoy crew na sakay ng PCG vessel. Hindi rin anya ito nagdulot ng pinsala sa anuman at sino man sa barko ng Pilipinas. Ay nagpaniwang na hindi sumasalamin sa katotohanan ang alegasyon ng Pilipinas. Ayon pa kay Wang, ang mga nasabing handheld equipment ay para masukat ang distansya at bilis ng barko ng PCG at para magsenyales ng direksyon para matiyak ang navigation safety. Naipaubot na anya ni Chinese Ambassador to Philippines Wang Silian sa panig ng Pilipinas ang pangyayari. Sinabi ni Wang na handa na makapagtulungan ang China sa Pilipinas para maayos na matugunan ang maritime issues sa pamagitan ng friendly consultation at magkatuwang na mapanatili ang kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Samantala, kinatigan naman ng Department of Foreign Affairs ang pahayag ng PCG ukol sa insidente sa Ayungin Shoal. Unang sinabi ng PCG na nagdulot ng temporary blindness sa mga tauhan ng BRP Malapascua ang pagsilo sa mga ito ng military-grade laser ng barko ng China Coast Guard. Sinabi ni DFA spokesperson Tess Daza na walang rason ng kagawaran para pagdudahan ang saraysay ng PCG sa pangyayari. Muli anya inulit ng focal person ng Pilipinas sa Chinese counterpart nito na nagsasagawa ng lehitimo aktibidad ang PCG sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Ipinahayag din anya ng focal person ang pagkadismaya ng Pilipinas sa insidente at nanawagan ito sa China na itigil ang mga nasabing aksyon. Moira Encina para sa Mata ng Agila. Matapang. At nakipagpulong si Chinese Ambassador to the Philippines, Wang Silian, kay Armed Forces Chief General Andres Centino sa gitna ng tensyon matapos ang laser pointing incident sa Ayungin Shoal. Ayon kay Wang, tinalakay nila ni Centino ang military liaison, exchanges at kooperasyon, gayon din ang pagpapanatili ng kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Ang meeting ay ginawa ilang araw matapos ang insidente ng pagtutok ng Chinese Coast Guard vessel na military-grade laser sa barko ng Philippine Coast Guard na nagsasagawa ng resupply mission para sa tropa militar na nakaistasyon sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Matapos na matenga ng 3 taon, muling binuksan ang kaso ng pagkamatay ng nasa mahigit 100 na naturukan ng dengue vaccine na Dengvaxia. Nanindigan ang prosekusyon na mabigat ang una nilang iniharap na testigo at mayroon pa silang hawak na mga saksi na magpapalakas ng kanilang kaso. Si Madeline Villar Moratilio sa report. May 166 ang sinasabing nasawi matapos umanong maturukan ng anti-dengue vaccine na Dengvaxia. Pero sa bilang na ito, 8 pa lang ang dinidinig sa korte. Ang iba ay nakapending pa sa Department of Justice. Matapos mabalam ng halos 3 taon dahil sa COVID-19 pandemic, dinidinig na ulit ng Quezon City Regional Trial Court ang kasong reckless imprudence resulting in homicide laban kay dating Health Secretary Janet Garin at iba pa kaugnay ng isyu ng Dengvaxia. Pero sa pagdinig ngayong araw, naging mainit ang labanan ng prosekusyon at depensa. Iginiit kasi ng depensa na hindi competent ang testigo ng prosekusyon na si Dr. Clarito Cairo, dating program manager ng Disease Prevention and Control Bureau ng DOH. Pero ang kampo ng private complainant, nanindigan na mabigat na testigo si Cairo para patunayang may problema talaga sa Dengvaxia. May personal dahil si Dr. Cairo because he is publicly known to be one of the managers of the program. Kasi parang and one thing, sa assignment, meron general assignment. Ang general assignment, infectious diseases. Hindi ko alam kung ang court ay knowledgeable kung ano mga infectious diseases. Kasama dyan ang polio, kasama dyan ang dengue. Sa panayam naman kay Cairo, iginiit niya na minadali naman talaga umano ang anti-dengue vaccination program noong 2016 dahil malapit na umano ang eleksyon. Ang daming na hindi nagawa, no? Like yung iskin mo muna yung mga bata na nagka-dengue na.
na against sa mga hindi pa nagka-dengue. So kung hindi pa nagka-dengue, hindi dapat bibigyan. Ang dapat lang tatanggap, yung nabigyan na, ay yung nagka-infection na ng dengue. So sa inyo, sir, sa DOH, hindi sinabi yun? At that time, nung nandun ako, hindi namin siya nalaman. As the program manager, di-disclose sa akin. Even the contraindications, yung adverse events. Ang sinabi lang umano sa kanila, hindi muna dapat ibigay ang bakuna sa mga buntis at may sakit at walang binanggit patungkol sa serious adverse events ng bakuna. Sa judicial affidavit ni Cairo na isinumite sa korte, itinuro niya si Garina na nag-aproba umano sa programa bilang itong pinuno ng DOH ng mga panahong iyon at iba pang opisyal ng kagawaran na kabilang sa anyay decision maker sa programa. Ayon naman kay Acosta, bukod kay Cairo, may mga mabibigat pa silang testigo na nakalinya para mapalakas ang kaso ng prosekusyon. Kabilang rito si Dr. Erwin Erfe na nagsagawa ng otopsiya sa ilang bangkay ng mga batang nasawi matapos maturukan ng Dengvaxia vaccine. Madeline Villar Moratilio para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat. Dahil sa hindi maayos na nasuri ang mahigit 100 bagon na ipinadala sa Pilipinas noong taong 2017, nadiskubre ngayon ang Department of Transportation na depektibo ang mga nasabing rail cars. Si Celine Dorado sa report. 80 sa higit 100 light rail cars na binili noong 2017 ay hindi na umano magagamit sa Light Rail Transit Line 1 o LRT1 dahil sa mga tagas ng tubig. Ito ang inamin ng isang opisyal ng Department of Transportation o DOTR sa harap ng mga mambabatas habang nagsagawa ng komperensya ang House Committee on Transportation sa mga proyekto ng gobyerno sariles. Sinabi ni DOTR Undersecretary for Railways Cesar Chavez na binili ng gobyerno ng Pilipinas ang mga light rail vehicles o LRVs noong 2017 sa hangaring pataasin ang kapasidad ng tren sa gitna ng planong extension ng LRT1 project mula Baclaran hanggang Cavite. Ang mga LRV ay binili mula sa Mitsubishi Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles o CAF at naihatid sa bansa taong 2021. Ang proyektong ito ng gobyerno ay pinasinayaan sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Kinumpirma ni Chavez na ang lahat ng LRV na binili para sa LRT1 ay aabot sa 6 na bilyong piso. Sinabi ni Chavez na hiniling na umano nila sa Mitsubishi CAF na solusyonan na ang problema at sundin ang orihinal na plano sa pagbili nito. Giit pa ni Chavez, wala rin kasing technical team mula sa Pilipinas ang personal na nakapag-check ng mga tren bago ihatid dahil sa mga restriksyon sa kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Anya, kung siya ang in charge sa pagbili nito, nanawagan sana siya ng suspension ng delivery hanggat hindi maaaring personal na inspeksyonin ng gobyerno ng Pilipinas ang mga naturang LRV. Sinabi pa ni Chavez na may mali anya sa sistema ng pagbili nito dahil hindi man lang na-inspeksyon mabuti bago tuluyang ipadala sa Pilipinas ang mga biniling light rail vehicle. Si Lindorado para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat. Sa harap ng hangarin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., inaasahang dadami pa ang mga scholar ng bayan. Ito'y matapos maglaan ang pamahalaan ng 3.41 billion pesos na pondo para sa DOLE Technical Education and Skills Development Authority o DOLE TESDA. Tinatayang nasa mahigit 54,000 scholar ang makikinabang sa nasabing pondo. Si Vin Pascua sa report. Pinondohan ng 3.41 billion pesos ng pamahalaan ang 54,783 scholars ng Technical Vocation Institution. Ito ay nakapaloob sa inaprubahang Special Allotment Release Order ni DBM Secretary Amena Pangandaman sa Department of Labor and Employment, Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Ang DOLE TESDA
ang magpapatupad ng Universal Access to Quality Tertiary Education Act. Ang SARO at ang kaukulang Notice of Cash Allocation ay dapat gamitin para mabayaran ang halaga ng tertiary education para sa lahat ng Filipino na estudyanteng naka-enroll sa technical vocational institutions na nakarehistro sa ilalim ng TESDA. Kumpiyansa ang kalihim na napapanahong pagpapalabas ng 3.41 billion pesos para maisakatuparan ang hangarin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maisulong ang kakayahan at kaalaman ng Pinoy. Una nang naglaan ng matas na premium sa edukasyon at maging Human Capital Development si PBBM. Huhugutin naman ang pondo sa regular na budget ng Dole TESDA sa ilalim ng 2023 General Appropriations Act. Sasakupin nito ang pagbabayad ng tuition, miscellaneous fees, accident insurance, trainee provision, health or protective equipment, internet allowance, starter toolkits, national assessment fees at iba pang bayarin sa paaralan ng mga benepisyaryo para sa taon. Ang Dole TESDA ay merong 54,783 na target na benepisyaryo para sa UAQTE program sa fiscal year 2023 na ipatutupad sa pamamagitan ng diploma programs sa buong bansa. Vin Pascua para sa mata ng Agila. Batatag! Batapang! Batapat! Automated ang magiging sistema ng halalan sa ilang piling lugar sa gagawing barangay at sanggunian kabataan elections sa Oktubre. Ayon kay COMELEC spokesperson Attorney John Rex Laudianco, ito ay matapos aprubahan ng Commission on Bank ang pilot testing ng automated election system sa dalawang barangay sa Dasmariñas, Cavite at isang barangay sa Quezon City. Dahil dito, mas maagaan niya ang magiging petsa para sa paghahain ng kandidatura sa mga nasabing barangay dahil kailangan pa itong iimprenta ng mas maaga. Ang sistema naman ng halalan para sa BSKE ay mano-mano. Ayon kay Laudianco, ang pilot testing ay resulta ng napagkasundo ang pagdinig ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms. Kung magiging matagumpay, ay posibleng makasama umano sa pag-aaralan ng poll body ang posibilidad ng automation ng BSKE. Sa iba pang balita, mga labi ng OFW na namatay sa lindol sa bansang Turkey nakaburol na sa kanilang bahay sa Quezon. Ang detalye sa report ni Alan Llaneta. Nadala na sa kanilang bahay ang labi ng Pinay OFW na namatay sa nangyaring malakas na lindol sa Turkey noong nakaraang linggo. Ang labi ni Wilma Abuldescan ay dinala muna sa isang punerarya dito sa lungsod ng Lucena at inilagay sa isang hermetically sealed metal box bago muling isinilid sa isang ataul. Sinabi ng pamilya na mananatiling shield na lamang ang ataul nito hanggang sa malibing. Nakatakda namang dumating sa Pilipinas bukas ang Turkish na asawa ni Wilma na si Gurol Tescan matapos na makakuha ito ng kopya ng panibagong passport na nawala habang nasa pag-iingat ni Wilma nang mangyari ang trahedya. Nagpasalamat naman ang pamilya sa lahat ng tumulong at nakiramay sa kanila sa oras ng kanilang pagdadalamhati. Kabilang sa pinasalamatan ang mga opisyal ng Philippine Embassy sa Turkey. Si Lucena City Mayor Mark Alcala naman na tumulong para masundo ang labi mula sa airport hanggang sa Lucena City at ang gastusing salamay ng biktima. Samantala nagpaabot rin ng tulong at pakikiramay si Quezon Governor Helen Tan. Alan Llaneta para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat. Sa ating ulat panahon, patuloy na minomonitor ng pag-asa ang low pressure area o LPA malapit sa Mindanao. Dahil magdadala ito ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao sa susunod na 24 oras. Ang LPA ay nasa layong 1,050 kilometers sa silangan timog silangan ng Mindanao kaninang alas 10 ng umaga. Bagaman malabo itong maging bagyo, inaasahan naman ang pagkilos ng LPA sa kanluran, hilagang kanluran ng Visayas o Mindanao sa mga susunod na araw. Asahan naman ang magpapaulan ng trough ng LPA sa Eastern Visayas, Caraga at Davao Region.
Sa iba pang balita, target ng pamahalaan na makamit ang sapat na produksyon ng pagkain sa loob ng 2 taon. Upang makamit ito, 4 na ehensya ng gobyerno ang magkakatulong-tulungan. Ayon mismo kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., mahalaga ang koordinasyon ng Department of Agriculture, National Irrigation Administration, Department of Public Works and Highways at ng National Economic Development Authority. I just come out of a meeting with other members of the Department of Agriculture for a briefing by the NIA Administrator Gillian gave us a briefing. And from that discussion, we have begun to put in the timetable of what are the things that we need to do. And sa aming calculation, kung magawa natin lahat ng kailangan gawin, at marami-rami ito, kasi marami tayong kailangan ayusin, marami tayong i-reorganize. Pero kung magawa natin lahat yan, we will be close to self-sufficiency for rice in 2 years. Para sa maayos na pagsasaka, kinakailangan ng sapat na patubig na gagampanan ng NIA. Para naman sa road to market, roads o ang mga inaani ay makakarating agad sa merkado, kinakailangan na maayos na kalsada na mandato naman ng DPWH. Ang DA naman ang aagapay sa mga magsasaka, mangingisda at naghahayupan. Habang ang NEDA rin ang siyang magbibigay ng gabay para sa mekanismo o galaw ng mga agricultural products sa merkado, gayon din ang pagkonsumo ng publiko. Bilang bahagi ng reorganisasyon ng Presidential Communications Office o PCO, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang panunumpa ng mga bagong opisyal ng PCO. Kabilang sa mga nanumpa bilang PCO officials ay sina Honey Rose Mercado, Undersecretary for Traditional Media and External Affairs, Franz Gerard Imperial, Undersecretary for Broadcast Production, Gerald Baria, Undersecretary for Content Production, Patricia Ana Magistrado, Assistant Secretary for External Affairs, Maria Rona Isabel Dawang, Director, Marvin Antonio, Director, Luis Erica Mendoza bilang Director. Una nang pinangalanan sina Yusek Emerald Ridao at Yusek Gerbert Karen Maralit ng PCO. Susunod, hindi bababa sa 39 katao patay sa aksidente ng migrant bus sa Panama. 2 katao patay sa pagbagsak ng helicopter sa Alabama. Balita abroad sa pagbabalik ng mata ng Agila Primetime. Dito ang inyong sumbong siguradong may responding katapat. Hindi nagdadalawang isip na tumulong, sino man ang nangangailangan. Exclusive! Mga Pinoy na biktima rin na malagim na lindol sa Turkey, nagawa pang rumisponde sa iba. Kanilang katatagan at kabayanihan ating kilalanin. Gumawa po kami ng paraan na makatulong sa kapwa natin dito na nasa lantasak. Hindi lang sa mga kababayan natin, sa mga Turkish din na nasawi. Viral ngayon, isang PWD na gumagawa ng iba't ibang klase ng basahan, ating nirespondihan. Expose! Empleyado na naputulan ng kamay matapos maipit ang braso sa makina sa kanyang pinagtatrabahuan, nagparesponde. Naputulan po ko braso eh. Hindi naman po ito pang ano lang. Panghabang buhay na po. Mapapanood nyo kami sa mga sumusunod na mga channels. Sabado, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Ito ang Responde. Mata
ng mamamayan. Balita naman sa labas ng bansa, nasa 39 katao. Karamihan po ay mga undocumented US-bound migrants ang nasawi sa aksidente sa Panama. Sa naging pahayag ng Panamanian National Migration Service, kabilang ang mga bata rin sa sugatan na ginagamot ngayon sa iba't ibang ospital. Dagdag pa na nasabing tanggapan, ang bilang ng mga nasawi ay batay pa lamang po yan sa preliminary information. 66 na pasahero ang lula ng bus na bumulusok ito sa bangin at bumangga sa isang minibus. Patungo sana ang bus sa hostel sa Gulawaca. Malapit po yan sa Costa Rica border kung saan ang mga pasahero ay tumigil para magpahinga bago nila ituloy ang kanilang biyahe. Hindi pa ay sinasa publiko ng otoridad ang pinanggalingan ng mga biktima. Pero ayon kay Cuban Foreign Minister Bruno Rodriguez, ilan sa mga nasawi ay mga Kubano. Dalawang crew member ng UH-60 Black Hawk helicopter ang kumpirmadong patay matapos itong mag-crash sa North Alabama, USA. Ayon sa mga military leaders ito, ang dalawang crew member ay sumasa ilalim sa training mission nang mangyari ang insidente. Naglabas naman ang pahayag ang Tennessee National Guard na walang ibang service members o sibilyan ang nasaktan. Ang mga otoridad ng federal at estado ng Alabama ay nag-iimbestiga pa rin sa mga pangyayari na humantong sa pagbagsak ng helicopter. Nag-deploy ang New Zealand ng gunships at helicopters para maghatid ng mga tubig, pagkain at petrolyo sa mga lungsod na apektado ng bagong Gabriel. 5 katao ang namatay, 100 naman ang nawawala at 10,500 ang nawalan ng bahay sa North Island. Nagbabala si Prime Minister Chris Hipkins na matatagalan pa ang pagbangon ng nasabi bansa at inaasahang aabot pa ng ilang linggo bago maibalik ang supply ng kuryente sa ilang lugar at ang paglilinis sa mga kalsada lalo na sa hard-hit region na Gisborne. I can only imagine how I would feel if I was in that set of circumstances with my own family. It has been an extraordinary weather event. We will absolutely be focused on doing everything we can to support them from this point onwards to get through. Sa iba pang balita, patay ang 17 anyos na team captain ng boys football team ng Thailand na nag-aaral po yan sa isang football academy sa Britanya. Isa siya sa mga nakaligtas sa kanyang grupong natrap sa loob ng isang kuweba sa Thailand noong 2018. Ginawa pa nga itong pelikula eh. Natagpuan walang balay ang 17 anyos sa team captain na si Duangpech Promtep sa kanyang dormitoryo sa UK, United Kingdom. Mabilis naman itong naisugod sa ospital pero binawian din po siya ng buhay. Agosto, noong nakalipas sa taon, natanggap ni Promtep ang kanyang scholarship sa Football Academy sa Britanya. Hindi pa mabatid ang sanhi ng kanyang pagkamatay. Pero nilinaw ng otoridad doon na walang foul play sa kanyang pagkamatay. Nagpaabot na rin ng pakikiramay si British Ambassador to Thailand Mark Gooding, lalo na sa kanyang pamilya. Iba pa mga balita sa aming pong pagbabalik. When we order from online sellers, we just expect to receive our goods in the shortest time possible. However, for those with a business mindset, they are keen to know what's the story behind the delivery of goods and if there are any opportunities to invest. That's exactly what we're in for this episode, knowing the ins and outs of a logistics or courier express service, including the franchise model of this business. We'll find out more insights from BEX Logistics Solutions Inc.'s President Marjorie Rubio. There are some cities, outskirts, no, hindi na nakikater talaga ng logistics. Nakita namin na this is a huge market na wala pa rin talagang nagdo-dominate. Open for business with Cesar Vallejos, Sunday, 9 p.m. Balik po tayo sa mga balita, dadaan sa maigpit na pagbusisi ng Sugar Regulatory Administration o SRA ang mga importers at magiging transparent
ang pamalaan sa gagawing importasyon ng asukal. Itong tiniyak ng SRA, sa harap na rin po ito ng planong pag-angkat na higit sa 400,000 metrikong toneladang asukal. Report mula kay Jim Tihano. Tiniyak ng Sugar Regulatory Administration o SRA na magiging transparent at daraan sa masusing accountability ang gagawing pag-angkat ng pamahalaan ng 440,000 metrikong tonelada ng asukal. Ito ang sinabi ni SRA Board Member Pablo Ascona sa gitna ng planong importasyon. Ayon sa opisyal, nakalatag na ang guidelines na susundin ng ahensya ukol sa gagawing pag-aangkat ng asukal. Kabilang rito ang pagdetermina sa mga kwalipikado at lisensyadong importers o mayroong good standings. Bukod dito, magkakaroon din ng tinatawag na performance bond upang matiyak na hindi sisira sa kasunduan ng mga importers. Hahatiin sa tatlong tranche ang import order o 200,000 metric tons at 240,000 metric tons naman para sa buffer stock. Layo ng pag-aangkat na mapababa ang presyo ng asukal para sa kapakanan ng consumers at patas na presyo para sa mga magsasaka. Sa merkado, nananatili sa 87 hanggang 110 pesos kada kilo ang refined sugar, habang naglalaro naman sa 80 pesos hanggang 95 pesos ang washed at brown sugar. Magugunita noong mga nakaraang buwan, apektado ang malawak na taniman ng tubo dulot sa nagdaang mga kalamidad, kung kaya pabor ang maraming sugar producer o miller sa bansa na mag-angkat upang makasapat sa posibleng kakulangan ng supply. Jim Tihano, para sa mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat. Muling itinaas ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang interest rate sa bansa kasunod ng higher than expected inflation rate noong Enero. Inanunsyo ni BSP Governor Felipe Medalla na nagpa siya ang monetary board na itaas sa 50 basis points ang interest rates. Dahil dito epektibo na po sa Biyernes, February 17, 6% na ang overnight borrowing. Habang overnight deposit at lending facilities ay itinakda sa 5.5% at 6.5%. Ang interest rate hikes ay para maibsan epekto ng mataas na inflation. 17 groundbreakings para sa housing projects ang naisagawa na ng Department of Human Settlements and Urban Development. Ayon sa DSUD, ang nasabing numero ay hanggang Pebrero 15 ngayong taon. Aabot naman sa 1.7 milyong trabaho ang tinaya na malilikha sa isinusulong na pambansang pabahay. Karamihan ay technical workers, kagaya ng engineers, architects, designers at construction workers. Bilang paghahanda naman sa kakailanganing milyong trabahador na nasa linya ng blue-collar jobs o teknikal, makikipagsosyo o partner ang DSUD sa Technical Education Skills Development Authority. Magugunita ang target ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na makapagpatayo ng 6 na milyong pabahay para sa Maralita bago ang kanyang pagbaba mula sa pwesto sa taong 2028. Nalampasan ng Globe ang target nito sa network infrastructure noong pong 2022. Matapos makapagtayo ng 1,702 na bagong cell sites, nakapag-upgrade rin po ng 13,600 mobile sites sa LTE at nakapag-install na rin ang 2,267 na bagong 5G sites sa bansa. Bukod sa cell sites at 5G network expansion, ang Globe rin po ang unang nakapag-deploy ng bagong multi-beam, multi-band lens antenna technology sa Southeast Asia po yan, na magpapabuti sa capacity at coverage ng 4G at 5G networks na magbibigay ng maayos na serbisyo sa indoor at outdoor events sa rural areas at populated cities. Matapos ang impressive result, mas mataas na mobile download at upload data speeds at mas stable na connectivity, plano rin ng Globe na mag-deploy ng nasabing technology sa mas maraming lugar. Umanaw na po ang American actress na si Raquel Welch sa edad na 82. Si Welch na nakilala sa British adventure film na 1 Million Years BC noong 1966 ay tahimik na namayapa dahil sa umano'y brief illness ayon sa kanyang manager. 30 pelikula ang napagbidahan ni Welch na isang Golden Globe winner habang 5 dekada siyang namayagpag sa kanyang 50 television series. Kasama sa mga pelikula kung saan gumanap si Welch ay ang Fantastic Voyage at 3 Masketeers.
Kinondena naman ng mga senador ang anilay pagpapakita ng masamang imahe ng Pilipinas na ipinapalabas sa foreign film na Plane. Ayon kay Senador Robin Padilla, dapat ipagbawal ng Movie Television Review and Classification Board ang pagpapalabas ng ganitong uri ng pelikula sa bansa. Ipinapakita kasi ng naturang pelikula na naduwag na umano ang mga sundalo at hindi na kayang kontrolin ang nangyayaring karahasan sa Holosulu, dahilan kaya matindi ang kidnap for ransom at iba pang krimen doon. Sabi ni Senate President Juan Miguel Zubiri, maging si Pangulong Bongbong Marcos ay nalungkot sa naturang impormasyon. Narito ang bahagi ng pahayag ng mga senador. Pagka tayo, pag pinag-uusapan natin ang bayan natin at yung mga diferensya, okay lang yan. Kasi trabaho po natin yun, Ginoong Pangulo. Pero pagka ibang bansa na po ang bumabanat sa atin, hindi po dapat tayo pumapayag. Nagsabi sa akin, sa ating mahal na Pangulo yan, together with the DOT Secretary, talagang in shock po sila dun sa trailer. At also send our regrets that this is not the real situation on the ground. Ang ating pong otoridad ay naduwag na sa mga rebelde. Hindi na po sila umaaksyon. At sinabi pa dito, they went down, English po ito, they went down somewhere in the Hulo Island Cluster. It's run by separatists and militias. Ginoong Pangulo, hindi po natin to dapat tanggapin. Napanood ko na rin ho yan. May post na nga rin po ako sa Facebook ko niyan. Nagulat rin po ako dun sa mga pinagsasabihon ng mga artista ko doon. Nakakalungkot. Pangit ang imahe po sa ating pong bansa kung kapag ganun ang kanila pong pagpo-portray po sa ating pong bansa. Sana, baguhin po nila ho yan. Ayan, so... calling on MTRCB, ano? Sana maaksyonan po agad ito ayon nga kay Senator Robin Padilla. At ngayon po, sundan naman kahit saan ang ating balitaan sa aming social media platforms. Bisitahin din ang net25.com. At sumain nyo ang mga maiinit na balita dito sa Mata ng Agila. Ako po si Ricky Matay. Para sa mga bago at patas na balita mula rito sa ating bansa at iba pang panig ng mundo, ako po si Emma Tiglao. Matatag na dadagitin po ang bawat impormasyon, matapang sa paghahanap ng katotohanan at matapat na magbabalita po sa inyo. Ako po si Alex Santos. Maraming salamat po sa inyong pong pagsubaybay. Magandang gabi, Pilipinas kong mahal.